Annyeonghaseyo po mga kanuga. Ako po si Ma'am Bebs, ang inyong taga-ulat mula sa Nuga News Central TV. At nandito po tayo sa Nuga Best House, The Gaspi! At meron po tayong tita na mag-share ng kanyang experience na natulungan ng Manuga Best product. Tara po, tunghayan po natin ito. Pakilala ka po, tita. Ako po si Christina Osma po from Arimbali, Gaspi City. Nakilala ko po si Nuga Best nung in-invite po ako ng aking friend na si Jocelyn Atun. Naramdaman ko po sa aking katawan, nung November po, na-diagnose po ako na may cervical cancer daw po. Then, parang na-depress ako nung time na yon. Tapos nalaman yung mga kapatid ko na, ba't nagkaganyan ka? Sabi niya, sabi ko, hindi ko alam kung bakit ako nagkakaroon ng ganito. Nung time na yon, nagpa-ultrasound, CT scan ako, nagpa-pap smear, ultrasound. Siguro yun na, gumastos ako ng 40,000. Nung nalaman ko yung na may malignancy daw ako, parang ano, na-depress ako, hindi ako makatulog. Tapos, laging iniisip ko, baka sabi ko, mamatay ako. Mauna ako sa mama ko mamatay. Hanggang sa nakilala ko nga si Nuga Best. Unang salang ko, medyo maganda yung improvement sa aking katawan. Nawala yung sakit ko sa katawan. Yung healing reaction ko nung time na yon, grabe ang pawis ko. Tapos, medyo may sumakit dito sa chan ko. Tapos, nung time na yon, naisip ko, healing reaction lang yun. Ayan. Tita, ano po yung pagbabago mo nung sumalang ka po sa mga Nuga Best products? Ngayon po, yung kasi marami na may mga product na din po ako sa bahay. Tinutuloy-tuloy ko lang po yung paglalo. Nung nalaman ko na may malignancy ako, lagi kong inuupaan yung heating pad and yung NB2. Binababad ko sa aking chan hanggang sa likod. Everyday. Everyday po yun ang ginagawa ko, heating pad, MB2, tapos N4, dito po. Hanggang sa after 2 months, nagpa second opinion po ako. Dahil sabi ng pinsan ko, huwag mong sasabihin na may mga unang treat na sa'yo para makonfirm mo yung difference. So, ganun ang ginawa ko, nagpa-pap smear ako. Hanggang sa nung dumating yung result, negative naman for malignancy. So, parang nabuhayan ako ng loob, pero hindi pa ako naging kampante. Yung result po ngayon, kasi nung time na wala pa akong MB2, E5, opo. Dati, before, madalas ang pag-ihi ko, siguro mga sa magdamag, 4 beses akong mag-ihi. Ngayon po na-observe ko, 2 days, 2 times na lang po ako mag-ihi sa magdamag. Ngayon sabi ko, na-observe ko po. Hanggang, at dahil doon na naging negative ang result ng aking pap smear and ultrasound, kaya medyo nabuhayin po ako ng loob. Nabigyan ako ng pag-asa at ang sabi ko, ang goal ko, talagang ituloy-tuloy ko po ang pagsasalang sa Nuga. Akala ko kasi dati wala ng pag-asa na ano, pero sa tulong ng Nuga Best and sa prayer po sa Panginoon. Adya-adya po. Saranghayo. At sa muli po, ako po si Ma'am Bebs, ang inyong tagapag-ulat mula sa Nuga News Central TV. Kamsahamnida po and saranghayo!